Hello everyone! Welcome back to our channel, VIVRE by Ana. Another vlog, another day here in Kerala, India. For those who are new to my channel, my name is Ana. I'm married to an Indian man, living here in Kerala for 7 years now. Kerala, India. Wow! And blessed with 2 boys. So before we continue our sit-down vlogs again for today, so let's have the intro. Bago tayo mag-start sa ating sit-down vlogs, so mga 41% po na not subscribe in our channel, I do encourage you guys to please subscribe in our channel. Click the notification bell and so that you'll be updated in our upcoming videos. So, another, vlog here, life here in Kerala, India. For those who are my English-speaking viewers, I will do like Taglish vlog for today because I wanted to express myself more. Because honestly, it is not a good day. It's not always a good day. You'll not always encounter. There are good days and bad days, right? In our life. So this is one of the day that my life is not in good condition. Okay. Although I make it a point myself that I don't want myself to be let down, or I don't want I don't want to stress myself, even if it is something bad happened. Okay, so, eto na, okay? Sasabihin ko sa inyo, it's not a good day because I fought with someone, okay? May nakaaway ako. Isa sa family member ng aking hubby. Kasi, I don't know if it is misunderstanding or, you know, there are things that you cannot, it's not in your hand, you know? Being a married to different nationality, there's a lot of adjustment that we need to do here, especially for those we Filipinos. Okay, we have different culture, different. I am also different religion from them, so basically, I'm still adjusting. You know? They're adjusting to me. I'm adjusting with them, but then you know. Hindi natin maiiwasan na magkaroon ng clashes minsan. Lalo na sa mga kapatid na babae, di ba? May mga minsan, di natin alam kung naiinggit ba sa atin, di natin alam kung nai-insecure ba sa atin, hindi natin alam kung ano ba talaga ang gusto nilang mangyari sa buhay, ano ba talaga ang gusto nilang gawin ko. So, simple lang naman yung pinag-awayan eh. Simple lang naman. Yung hindi pagpapaalam, yung may kinuha sa loob ng bahay ko, nang hindi nagpapaalam. Sa atin, bilang Pilipino, is a disrespect, di ba? Yung kumuha ka ng sa loob na ba? Kaya nga ako, nagsariling bahay. Kung alam niyo lang po, dun sa mga previous vlog ko, I hope that you are watching my previous vlog, na before I settled here in India, I make it a point na to separate. Honestly, mostly families here are joint. Especially if you, kung dalawang lalaki kayo sa family. Mostly it is a joint family. But I make it a point na hindi ako makisalo. Hindi ako makasal. Kasi nakita ko na yung differences. Okay? So para maiwasan ko yung clashes, maiwasan natin yung pagkakaroon ng pag-aaway. Kasi ako po, tell you honestly, I'm not a person who will just sit down or sit on the corner and cry. It's not like that. If I'm right, I'm right. If you're wrong, I will make sure to tell you that you are wrong. Okay? Hindi po ako ganun na nakikita niyo po sa mga previous vlog ko, minsan masaya tayo, pero minsan nai-stress. Yun yung stress. Ano yun? Gusto ko lang i-release sa inyo. Sana yung mga, especially those Filipinos who are foreigners, na those foreigners who are here in India, you have to make sure that you adjust with yourself in all the things. But still, hindi natin maiiwasan
na may mangyaring ganito, may bad days na mangyayari na may mag-i-trip. Marami kayang Marites dito at saka Marisol. Okay, ito yung nangyayari ngayong araw na ito is Marisol, pagiging Marisol. So may kinuha siyang gamit. Honestly, nung unang-unang sampa ko pa lang dito sa India, isa na yan sa naging problema ko. Yung bigla-bigla na lang yung kukuha na hindi nagpapaalam. Hindi ba maganda ba yon? What if sa atin nila ginawa yun, di ba mas magagalit sila? Actually, magagalit talaga sila kasi feeling nila may karapatan sila sa ganun. Ito yung nangyari, yung scenario na, yun nga, nagpaalam siya sa asawa ko. Tapos, nandito lang ako sa loob ng bahay. Tapos, kinuha niya yung gamit. Actually, may mga gamit kami sa taas ng bahay, sa rooftop namin. Tapos, kinuha niya yon. Nang nandito naman ako sa bahay, hindi magpapaalam. Hindi lang ito yung first time na ginawa niya yon. So, maraming beses na niyang ginagawa yon. Hindi ko alam kung talagang ugali niya lang. And then, you know, nagkatalo-talo. So, sabi niya, wala daw, bahay daw ito ng kapatid niya. So, kayo, you foreigners, you should know your right here in India. Especially, I am an OCI cardholder. Okay, you should know your right being an OCI card holder. Nobody can tell you that you're not the owner. Or, each and every caste, each and every religion have their own rules here, rights here in India. So, yan ang inalam ko, kung ano ba yung rights ko. Honestly, nagpunta ako sa abogado, sa advocate, sa lawyer. At inalam ko kung ano yung magiging karapatan ko bilang asawa ng Indian here, being a foreigner. So, kayo, na mga viewers, to all my viewers who are foreigners here, especially Filipinos, you know, I don't wanna go to beyond other nationality. I wanna just focus with Filipinos, you know. Filipinos who are here in India or who are planning to marry an India. It's not really easy. Napakahirap mag-adjust. Hindi lang sa asawa nyo, kundi both sides, pati sa in-laws at para sa pamilya mo rin. In your family also, it's very difficult. You know? But then, at the end of the day, yung mga tip ko, na tip 1, 2, 3 ko, sana napanood nyo na, isa yun sa makakapagbigay sa inyo ng guidelines kung paano mag-adjust dito or how to be happy here in India. Okay? So, kayo, gusto ko lang naman i-share sa inyo na huwag po tayo magpakatanga. Diba? Huwag po tayo magpakatanga. Na kampante lang tayo. Na, kumbaga, sinusustentuhan tayo ng asawa natin bilang housewife or whatever. Tapos, at the end of the day, yung lupa nyo ay nakapangalan pala sa nanay niya or nakapangalan pala sa kapatid niya. Tapos, wala kayong makukuha or walang makukuha ang anak nyo. Diba? Kapag ka po, rules, kahit naman sa Pilipinas, diba? Kapag namatay ang asawa nyo at ang yung lupa, black and white lagi ang pinaglalabanan dito. Meaning, kung ano yung nakasulat sa papel, siya ang magmamana, siya may karapatan dun sa lupa. So, sinabihan ako na ano daw ako. Bahay daw to ng kapatid niya. So ngayon ako, na-curious ako. Ako po yung isang tipo ng tao na na-curious kung ano ba talagang karapatan ko dito sa bahay na to. At honestly, pinaghirapan ko ang bahay na to. Na, alam nyo naman na for 15 years, nagtrabaho ako abroad, iniwan ko yung anak ko, sila nag-alaga ng anak ko. Tapos sasabihan ako na kapatid, na bahay ng kapatid niya to, hindi ko daw bahay to. So, di ba nakakagigil? Di ba nakakagigil? So, nagpunta po ako, nagtumawa-uman ako, honestly. Nag-check-check ako, nagbasa-basa ako, ano ba yung ano. If you are OCI card holder, and you're married to an Indian, you have, as a wife, especially if your name is in the passport of your husband, you have more right to claim whatever is with your husband. You are the immediate beneficiary of your husband. Diba? So, huwag po tayong magpakatanga, huwag po tayong magpakampante dito. Alamin nyo po kung ano yung karapatan nyo. Ako, naalam ko na.
So sa relihiyon ng asawa ko, hindi ko nababanggitin. Sa relihiyon po ng asawa ko, na bawat relihiyon po dito sa India, may mga rules sila. Kagaya na Hindu, Muslims, special, ano ba to? Meron pa tinatawag na special act, special marriage act na tinatawag, kung ano ba yung mga rights natin. So magbasa-basa po kayo. Hindi ko na iisa-isahin. Kayo na lang po ang mag-research. Basta sinasabi ko na lang po sa inyo na you should know your right here in India as a foreigner wife. Okay? Foreigner here in India. So nagtanong na ako sa isang advocate na kung ano ba yung karapatan ko. So especially me, anak ako. So nakapangalan sa asawa ko yung lupa at bahay at lupa na ito before hindi talaga. Honestly, ang dami kong pinaglaban dito sa ano na to, sa lupain na to. Ang dami kong pinaglaban, dati hindi po nakapangalan sa amin to. Ako nag-asikaso lahat, marami kong ginawa na hindi ko na i-elaborate. Kasi nga independent tayong Filipino. So kailangan hindi, ayoko rin po magpakampante ko ano man. Pero at the end of the day, hindi natin alam ang magiging future pa rin natin, di ba? So ang gusto ko lang ipaglaban, kundi kung man makuha tong bahay na to, yung mga anak ko po, di ba? Yung mga anak ko ang may makuha sa bahay na to. Kung ayaw nila ibigay sa akin yung lupa na to, ayaw nila akong hatian, no problem at all. Okay? Walang problema po sa akin. Pero since nga nagpunta ka na, nagtanong ako sa advocate, nagpunta ako sa lawyer. So sabi niya, wife and the children, kapag ka nakapangalan sa asawa mo to, ay merong may hati. Kung ano man ang mangyari sa asawa, knock on wood, kung ano man mangyari sa asawa nyo, meron pa rin parte. As long as nakapangalan ang titulo sa asawa nyo. At kung buhay pa ang nanay, ay may parte ang nanay. May percentage lang na ibibigay. So, pwede naman yan i-compensate as monetary. Diba? Yung percentage na yun, ang nanay po ang importante dito sa India. Kaya ako, gusto ko, kaya mas pinili ko, one of the reason why pinili ko dito sa India is yun nga, ang tradition here is ang mga anak na lalaki ang mag-aalaga sa nanay, plus yun nga, yung percentage, may ang nanay magkakaroon ng hati dun sa mga anak na lalaki, di ba? Yung bibigyan nila ng share ang nanay nila. Sa atin, sa country natin, pag ang nanay, pag may asawa ka na, hindi ka na share. Dito importante po ang mother. Ang mother dito importante. Yun ang gusto ko dito. Mother is important here. So may certain percentage po na makukuha ang mother sa sharing ng lupain na makukuha. So yun, kung hindi pa kayo yung mga ex-visa dito sa India, asikasuhin nyo na po ang inyong mga visa, mag-OCI card holder na po kayo. OCI, eto po. Ay, ibig sabihin overseas citizens of India po kayo. May mga rights po kayo na pwede kayong mag-own ng land. Not really agriculture. Agricultural land is not allowed for you to own. Kung ano po yung mga restrictions dito, OCI. First is, you're not allowed to vote. So, you're not Indian citizen still. Even if you are India OCI card owner, we cannot say that you have dual citizenship. You are just still a foreigner having the rights of an NRI. NRI means non-resident Indians. Okay? You are a spouse of an Indian. So, you're like, have a privilege of non-resident Indians. But you cannot consider as a dual citizenship. Or you're not still citizen of India. So, first is, not allowed to vote. You are not allowed also to work in a government institutions. Hindi ko pwede, illegal po yan. So, you are not allowed to work in a government institution. Next is, you are not allowed to acquire agricultural lands. Meaning, yung mga plantation, yung mga farming land. So, hindi po yan. So, good thing here is the lifelong visa. You know, so a lifelong visa. So OCI card holders are entitled to the following benefits. Ito po yung sasabihin ko sa inyo. First is a grant ito po yung pinakaano natin, yung grant multiple entry, multi-purpose lifelong visa to visit India. So we can stay here lifelong in India as long as hanggang gusto nyo na magstay dito. So yun yung ano natin. So yung mga kagandahan ng benepisyo ng OCI card holder, di ba? So sabi niya, exemption from registration with FRO,
So, hindi na po natin kailangan magpa-register. Usually, pagka yun, nung before pa, nung sa anak ko, nung nag-stay siya dito, pumupunta pa sila ng, nagpupunta pa ng SP office or superintendent of police para mag-report parate na yearly, tapos i-extend yung visa. So, ganun yung mga ex-visa. So, ngayon, hindi mo na kailangan parating regularly pumunta ng FRO office for the stay in India. So, sabi dito, parity with NRIs in economic, financial, and educational fields, except in the matter, so ito po yung restriction, in the matter of acquisition of agricultural and plantation properties. So, yun po yung sinasabi ko sa inyo na hindi po natin po ni-acquire ang mga plantation. So, pwede na yung mga anak nating OCI cardholder, pwede po sila mag-aral, pero hindi sila pwedeng, then when they're in the legal age, hindi po sila pwedeng bumoto, hindi rin sila pwedeng pumasok sa, or mag-work sa educational, sa mga government institutions, at hindi rin po sila pwedeng bumoto. Yun nga. Sabi ko, bumoto, mag-acquire ng plantations, at saka na magtrabaho sa mga government institutions. Yun. So, yan po yung mga restriction natin. At hindi po natin pwede i-consider ang sarili natin as dual citizenship because India do not allow dual citizenship. So, ito, kinaklarify ko lang po. At marami pa po, may mga benepisyo pa po na pwede tayo pag may OCI card ka or OCI card holder ka, pwede kang magkaroon ng other card. Ang other card po is their national ID. Dito, pag may national ID ka, ay pwede ka nang kumuha ng bank account, pwede kang may PAN card, driver's license po, kagaya ko, may driver's license ako dito sa India. So, know your right. Ito lang yung sinasabi ko, my point here. So, know your right being a foreigner here in India. So, lalo na pag sinasabi sa'yo na wala kang karapatan sa isa sa lupa mo or you don't have the right, you know, something like that. Nakakagigil po kasi. So, yun, gusto ko lang i-share sa inyo to dahil hindi lang siguro yung ako, bilang experience ko, bilang foreigner here, gusto ko i-share sa inyo. Lalo na sa mga foreigner nating mga kababayan, those who are foreigners, not only in the same nationality, but like, other countries, foreigners. So these are the benefits that you can have here in India. You know, don't just believe them that you don't have the right. For me, I don't just sit down and cry in the corner. I'm not like that. I will really know. I will tell you my rights. If you're right or wrong, I will know my rights here. The law, you know, you should know how to research, you should know how to read the law of the Indian law of foreigners, or you, if you are married to a special act, if you're married here in India, there is a special marriage act, what are your rights. Okay, so ito lang po, yun lang po sana ang ating isa-share. Honestly, inano ko lang po sa inyo na wag po tayong wag po tayong maging too much yun na nagre-relax na ano, especially din sa mga ex visa, you just apply the OCI and then you will have a lot of benefit, you know, that you know, kahit na anong sabihin ng ibang tao, wala silang magagawa, asawa pa rin, asawa ka nila at may karapatan ka bilang asawa ng asawa mong Indiano. So, yun lang po. Thank you po ulit. Sana po may natutunan ulit kayo sa ating sit-down vlog. At please do not forget to subscribe in our channel, VIVRE by Anna. Click the notification bell so that you'll be notified on our upcoming videos. And again, please follow us in our social media account. Here it is displayed in our screen. And God bless you. Say bye! Sorry, it's DJ.